TNC ang isa sa mga team na nakikitaan nating nag-i-struggle ngayong MPL Season 11. Although sa power rankings na ginawa ko before mag-start ang Season 11, sila ay nasa top 3. Yun ay dahil sobrang ganda ng pinapakita nilang performance and hero pool during scrims pagkagaro namin sila. Pero sa kasamaang palad, hindi nila ito nagawa or na-convert nung nag-umpisa ang MPL Season 11. So in this video, alamin natin paano nga ba nila nakuha ang kanilang unang panalo at ano nga ba ang susi para magsunod-sunod ang kanilang mga panalo. Atin ang simulan sa drafting phase. During this drafting phase, first pick ang Onyx at second pick naman ang TNC. Ang first 3 ban ng Onyx ay si Fanny, Kadita and Faramis, while ang TNC naman ay si Wanwan, Kaja and Joy. At kagaya nga ng nasabi ko sa mga nakaraang video, si Fredrin ay highly pick na. At sa napapansin ko, ngayong meta, unti-unti nang napopromote si Melissa and si Claude as mga marksman na high picks. Iyon ay dahil ang pagkaka-nerf kay Kari and Moskov na high demand simula nung nag-start ang C-Boy Qualifier. At dahil nakuha na nga ng TNC si Parsa, sumagot naman ang Onyx ng Lapu-Lapu and Eve. Isa si Eve sa secondary na pang-abot kay Melissa, while si Lapu naman ay kayang diretsyohin si Parsa sa backlane. At dito na nga nagsimulang magpakita ng Digi ang TNC. And as far as I know, Season 9 pa nung huling ginamit ni Bentings ang Digi kung saan ginawa nila ang Tambalang Odette plus Digi combo. At since napick ng TNC ang Digi, hayaan nyong simulan ko nang i-explain kung bakit mas mataas na ang chansang manalo ang TNC sa pagkakataong ito. Iilang player lang o team ang kayang gumamit ng Digi in a successful way. At isa na nga dito si Mamshu or ang Blacklist International. At dahil nga walang gaanong team ang gumagamit nito, that means madalang lang din itong makalaban sa scrim ng mga teams. At dahil dun, hindi ganun ka-prepared na kumalaban ng Digi ang isang team once na napick ito ng hindi inaasahan. At iyon na nga ang reason kung bakit ko nasabing mataas na ang chance manalo ng TNC sa pagkakataong ito. At kung mapapansin nyo ang mga close fight na laban ng TNC, ito yung mga laban kung saan naglabas sila ng mga unexpected heroes like Zilong, Hanzo at iba pa. At kaya naging close fight ang mga laban nila ngayon ay hindi pa alam ng mga team kung ano ang counter sa mga heroes na yon. At kung inyo naman mapapansin sa mga laban ng TNC kung saan lumalaban sila ng meta sa meta or kamao sa kamao, nagiging one-sided ang laban kung saan nagre-result ito ng 0-2. That means lumalabas ang difference sa macro skills ng bawat team. Meron tayong tinatawag na macro skill at meron ding mechanical skill. Hayaan nyong ipaliwanag ko sa inyo kung ano ang pagkakaiba ng dalawa. Simulan muna natin sa mechanical skill. Dito nasusukat ang reflexes, accuracy, timing, mastery ng isang player sa pagpindot. At kung tawagin nga nila ang mga player na matataas ang mechanical skill ay palong-palo pag naglalaro. Ito ay dahil nakakagawa sila ng highlights or outplays sa hindi inaasahang pagkakataon. At ito ay isa rin sa hindi maituturo ng kahit sinong coach dahil ma-achieve lamang ito sa pagbabatak or paglaro sa matagal na panahon. Ang mga example na players nito ay sina Haji, Sanford, Kyle TZ, Kyrie, Oheb, Kelra kung saan pa rin natin sila nakikitaan ng highlights. Ngayon dumako naman tayo sa macro skill o mas kilala sa tawag na macro management. Ito naman ang skill kung saan parang ginagawang chess match ng isang player ang laro. Dito naman pumapasok ang aspeto kung saan dapat ay magaling ka sa pagkuha ng trade, pag-calculate ng risk, pagkuha ng objectives, at kung paano mo gagamitin ang mga kakampi mo. At ang example ng mga players na matataas ang macro skills ay sina Mamshu, Etomax, and Pew kung saan ginagamit nila ang kanilang shot calling para makakuha ng mga objectives at trade. And another example din ng mga players na matataas ang macro skills ay sina Benny Cutie at Nets kung saan ginagamit naman nila ang kanilang mga kakampi para ma-end ang laro at makasegue. At dahil alam nyo na kung ano ang kaibahan ng macro skill sa mechanical skill, bumalik naman ulit tayo sa TNC. Isa sa mga dahilan kung bakit sila natatalo pag lumalaban sila ng meta sa meta ay dahil sa kakulangan sa macro skill. Kaya kung meta sa meta ang labanan ng dalawang team, that means mas mananalo ang team na mas malakas ang macro skills dahil pantay lamang ang magiging drop nun dahil parehong meta hero lamang ang ginagamit nila. Dahil sa aking palagay, lahat naman ng players na nakapasok sa Pro Scene or sa MPL ay meron ng taglay na mataas na mechanical skill.
At kaya naman may dalawang paraan para makahabol pa ang TNC sa puntos at magtuloy-tuloy ang panalo nito. Ang pinakamadaling paraan ay ang pag-improve ng kanilang macro skill. Iyon ay kung gusto pa nilang lumaban ng meta sa meta. At pangalawa, iyon ay kung maglalabas uli sila ng mga out of the world heroes or mga heroes na wala sa meta like Johnson Kadita, Zilong, or mga summoning heroes like Popol Vexana or San, anything na hindi pa nagagamit or nakakalaban ng ibang teams. Pero mas madali iyong sabihin kaysa gawin. Dahil kailangan kumonsumo ng mahabang panahon bago ito ma-perfect. Isa na doon ang pag-iisip kung anong mga heroes ang may magandang combo at paano ang execution nito. At di pa doon nagtatapos, kailangan nyo din itong matry sa iba't ibang team na may iba't ibang uri ng gameplay. At ang pinakahuli sa lahat, kailangan nyo ding malaman kung ano ang counter dito just in case na mag-successful kayo sa pag-execute ng strat na to. Dahil pag nag-successful ito at ginaya ng ibang team, kayo din ang unang team na makakaalam kung ano ang counter para dito. At meron pang isa at ang pinakahuling aspeto para makakuha ng panalo ang isang team. Iyon ay ang swerte or luck, kagaya nito. Lumapit si Franco sa Lord dahilan para ma-attract ang bomba. At ang bomba naman ay tumama kay Lord. At kung mapapansin nyo, hindi rin napindot ni King Kong ang kanyang retry. At sa mga ganitong pagkakataon, sumasanib sa isang team ang kapangyarihan ng swerte. At para sa akin, kasama iyon sa laro. At kung tatanungin nyo ako kung paano may i-improve ang swerte, ay di ko rin alam. Marahil sa pagdarasal, pagsusuot o pagsasagawa ng kahit anong orasyon. At dito na nga nakuha ng TNC ang kanilang unang panalo. At di pa dito nagtatapos. Sa sumunod na game, gumamit naman ng Hanzo ang TNC at nakakuha sila ng score na 2-0 against Onyx. And honestly, isa ako sa mga taong sumusuporta sa TNC dahil gusto kong makita ang kanilang pagbawi or sabi nga nila, biyaheng tagumpay. Kayo, ano sa palagay nyo? Ano ang mga dapat gawin ng isang team na nag-i-struggle? Dahil kung ako ang tatanungin, gusto ko munang gumawa ng paraan or plano from A, B, C, D hanggang Z bago mapunta sa tinatawag na re-rooster. Dahil ang tipikal na komentong panay kong nababasa pag may nakikita silang team na nag-i-struggle ay re-rooster agad. Sana marami kayang natutunan. Maraming salamat sa panonood. Hanggang sa muli, paalam! Mm-hmm.